po pala si EJ Gonzalez at ako ang makakasama nyo sa napaka-exciting na gabing ito. Yes, hello, hello, hello sa lahat ng nanonood sa atin all over the world. Good morning, good afternoon, good evening. Mabuhay sa inyong lahat. Live na live tayo worldwide sa social media accounts ng ABS-CBN Films. Siyempre, eto na nga. Kaya naman, please, sa lahat ng mga nanonood, nating mga kapamilya, please comment down below, tag your kapamilyas, para naman makasama natin sila sa napakasayahang chikahan na ito. Go guys! Oh, heart reacts! Oh, go guys! Like, and share this live video. Oo, kaya naman, eto na nga. Bago tayo magsimula dito, nako, ngayon pala ay gusto ko na kayong batiin ng Merry, Merry Christmas! Aww. Yes, 3 days na lang at nagpapasko na! Yes, kaya naman ako sa mga ninong at mga ninang natin dyan, hello po, Bekenemen! At sa mga kids dyan, nako, eto na ang perfect na regalong handog sa atin ng Cineco Production at ang ABS-CBN Film Star Cinema, ang Mang Kepweng, ang lihim ng Bandanang Itim. Nako, konting-konti na lang at makakasama na natin ang pinaka-inaabangan nyo ngayong Kapaskuhan. Ito na nga ang Mang Kepweng, ang lihim ng Bandanang Itim na pinangungunahan ni na Jacqueline Jose, Barbie Imperial, Joros Gamboa, Benji Perez, Ryan Bang, Ayon Perez, Ritz Azul at syempre Mang Kepweng himself, Vhong Navarro! Yes naman, syempre, this is directed by Director Topel na mapapanood na natin simula December 25 na yan sa UPSTREAM.PH for just 250 pesos. Kaya naman, nako, talagang it's just right na i-celebrate natin ang Kapaskuhan na ito kasama ang pelikulang ito dahil syempre ito ang perfect family movie ng taon dahil kung napapanood yun pa lang ang trailer ay grabe na talaga ang adventure na gustong i-sum at ihain sa atin ni na Mang Kepweng. Kaya naman, bago natin tawagin na makakasama natin ngayong gabi, i-welcome din muna natin ang ating mga friends from the media, ang ating mga vlogger friends, ang ating friends from the press. Maraming salamat sa po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Kaya naman, wag na nating patagalin pa po. Tawagin na natin ang ating mga makakasama ngayong gabi. Please welcome Director Topel and Mang Kepweng, Vhong Navarro! Hello! Hello po sa inyo lahat! Sa lahat ng mga nanonood ngayon, magandang umaga, tanghali, gabi, at advance Merry Christmas! Hello! Yay! Ayan ako, Kuis Bang! Hello! Maraming salamat at Merry Christmas sa iyo! At syempre sa ating mga vloggers ngayon na umaten sa atin na para dito sa Zoom interview natin. Maraming po salamat sa inyong oras! Yay! At excited na silang makachikahan ka, Kuis Bang. Pero bago ang lahat ng yan, i-welcome din natin syempre nandirito rin makakasama natin Direk Topel! Direk! Direk! Hello! Merry Christmas! Ayan. Hello, Direk! Merry Christmas! Hello. Joining us. Hello. Yes. Live na live on Merry set si Direk. Hi, Direk! Sorry, nasa Manyanita ako eh. Naku, mag-ingat Direk, ang social distancing at ang mga safety protocols for sure nasusunod yan. Kaya naman, ingat Direk. Ayan, batiin natin ulit ang ating mga kapamilyang nanonood ngayon live na live. Go Direk! Hello, good evening sa lahat. Salamat, panoorin niyo po ang Mang Kepweng. Thank you so much. Hey, thank you so much, Direk, at syempre, Kuis Bang, and congratulations ngayon pa lang. Kaya naman, kagaya ng nasabi ko kanina ay, bukod sa ating tatlo ay makakasama natin ang ating mga vlogger friends, ang ating mga media friends na ready-ready makipagkulitan at makipagchikahan sa inyong dalawa. Pero bago ang lahat, syempre, ako muna ang gustong magtanong, oo, para ako muna ang starter, ayan. Eto, tanongin ko muna si Kuis Bang, eto, dahil alam naman namin na grabe ang hit, talaga ang success ng naunang Mang Kepweng. So my question is, ano naman po yung kakaiba o dapat naming abangan dito sa pangalawang Mang Kepweng, ang lihim ng Bandanang Itim? Ako, EJ, mas marami kang aabangan ngayon sa part 2 kasi ito talagang kumadventure si MK o si Mang Kepweng dahil ang dami niyang pintahan, ang dami niyang nakasatupa ng anong mga elemento para lang mabalik ang kapangyarihan ng banda ng magulang. At dito sa kanya na pag-travel, lumabas ang banda ng yun ang dapat nilaabangan.
sino nagmamay-ari at bakit merong bandana. At si Direk Topel din ngayon ay nasa labas mag-shooting ng ata ng part 3. Part 3 na agad? Hindi ka sinabihan. Hindi ako sinabihan shooting si Direk. Hindi, dito kasi maraming ano, maraming mga... Nag-opener na ako. Nag-opener na si Direk eh, para sa part 3. Bandanang pink sa, naman siya. Mang Kepweng, ang lima ng Bandanang Itim. Eh, yun nga, marami kang mga, marami kami na-encuentro dito eh. Nandito yung mga ahigante, mga syokoy, mga manananggal, kung yung mga nakikita natin, yung mga uso sa mga probinsya daw, na may mga lumalabas eh dito nagpapakita. Kita nila uli sa upstream.ph. Yes! Perfect! I love it! Yes! Oo, kaya naman, for sure, all out na all out ang Mang Kepweng ngayon. Kaya naman, congratulations, Kuis Vong! At talaga namang, for sure, ay pasasayhin kami ni Mang Kepweng ngayong Kapaskuhan. Okay! Siyempre, dito naman kay Direk. Ayan, Direk. So, I'm sure hindi lang po ngayon ang first time nyo magkatrabaho ni Kuis Vong. So, eto naman, how was it working with him naman po dito sa Mang Kepweng na Lihim ng Bandanang Itim? Direct? Well, actually, to be honest, hindi, hello? Yes, hello, Direct? Hello? Yes. Narinig niyo ako? Yes po, Direct. All good. Dito, actually, to be honest, medyo seryoso akong tao. Medyo nahihirapan ang internet connection ni Direk, pero... But, nagyan ng katatawanan. So, marami salamat na natutulungan yung mga eksena na feeling namin yung mga katawa. So, hindi nga talaga ni Bongan. Sobrang makasang na ipayang ipas Direk. Tapos, you know, karamihan ng mga ad-lib sa sakit niya ng gali. So, I'm very fortunate to work in... Naku, medyo challenge data ang internet ni Direk, pero parang makuha naman natin yon. Very fortunate na makakaroon si Kuis Vong. EJ, ang konti lang din inaintindihan ko sa sinabi ni Direk, pero ako talaga napaka sarap na makatrabaho ang isang comedy kasi bukod sa yung galing niya sa horror. Ito lang yung comedy na ayos si Direk. Sige, Direk. Two words? Tawa na niya tadi. Wala si Direk eh. Oo, nawala si Direk. Pero Direk, balikan na lang natin. Ayan na. Okay. Yes, okay. Direk, miss you. Ayan. Hindi yata ako nakapagbayad ng this month ng Globe. Internet. But yeah. Sobrang thankful ako na pumayag si Bong naman sa trabaho. And this is a very challenging show or movie for me kasi sobrang daming adventure na nangyari. Sobrang daming namin ginawa naman ng mga halos lahat ng genre yata kinakil namin dito sa pelikula. So very challenging for us and also we're very happy na na-pull off namin within a month yung pelikula. Yay, I love it. Naku, talagang ibinigay nyo talaga lahat. All out na all out dito sa Mang Kepweng na ito. Congratulations, Direk, at maraming salamat sa pagsagot ng aking unang katanungan. Kaya naman, ito dumapo sa unang mga, ang ating mga vloggers na makakachikahan natin. Siyempre, ang love na love nating lahat, Mami Jo! Hello! Hi, EJ! Merry Christmas! Merry Christmas din, Vhong Navarro and Topel, Sir Vhong, Sir Topel. Siguro my first question, hello po. Siguro una muna po, sabihin ko, talaga Merry Christmas muna sa inyo kasi syempre, ang signal, nahihirapan tayo. Oo nga. Nasa Pilipinas. My curiosity with Mang Kepweng, bata pa ako, kahit chiquito pa, inabot din ni pinag-aralan ni Sir Vhong, according to his interview previously sa kanyang unang Mang Kepweng, ay ano, napanood din niya si Tochi Kids, di ba, Sir Vhong? Opo. May mga part din po ako na mga napanood sa mga movies niya. Hindi ka po ba nagtanong bakit Mang Kepweng? Ano yung original name ni Kepweng? Kasi ngayon medyo nag-evolve. Nakakatawa yung Mang Keps. Kasi mga...
So let's talk about the term Mang Kepweng. Kasi di ba po sa kultura natin, Sir Topel, Sir Vhong, tinatawag natin ma'am at saka manang ang mga tao. Ikaw Sir Vhong, Mang Vhong. Ano daw po yun eh, di ba? Parang pagbibigay galang, respeto doon sa nakakatanda sa atin. Saan po kaya galing yung Kepweng, yung term ng pangalan? Hindi ako fan ako ni Chiquito. I think it's very funny din ang coin yung pangalan. So that time yata parang medyo probinsyanik yung Kepweng, di ba? So si Mang Kepweng nun, Chiquito parang nasa probinsya. So mas nakaka-relate kapag medyo may pagka-probinsyal yung pangalan. So I think nakakatawa rin naman kasi yung idea ng name na Kepweng. So I think doon nila dinerive yun, medyo ang nag-isip tayo na katawang pangalan. Ito na sa sound trip. Ako na. Yo, DJ? Ako na, sino yan? Naku, may nagpapatugtog po. So, reminder po, Pap. Pa-mute na. Oh, DJ, yata yung nandito. Ayan, nawala na. Go direct, sorry. Take it away pa. I think it was actually they thought of a nice or funny name lang. Doon ko na naalala yung Mang Kepweng. Kasi si Chiquito is known to create names. Or baka derived siya sa comics. Hindi ko na kasi nabutan eh. Isa sa mga alam ko pang movie niya nagustuhan ko yung Estong Tutong. Di ba? Very unique din yung pagka-comical ng pangalan niya. So I think most likely derived siya sa isang comics. And then, dinevelop na lang sa movie. So I think nakakatawa yung name and ganda. Very effective for somebody like Chiquito. Tapos ngayon sir, Buong at saka Direk, ngayon lahat ng tinatawag nating mga nag-aalbularyo, tinatawag na natin Mang Kepweng, hindi na yung pangalan mismo ng albularyo. Matanong ko po kayong dalawa, ano po yung unang-unang experience nyo na talagang naniwala kayo sa albularyo at lumapit kayo sa albularyo? Ako po meron akong experience. Ako po meron ako na parang sumasakit din tiyan ko nun eh. Na parang hindi mawari kung saan po nang gagaling yung sakit ng tiyan. Parang ginawa na namin. Hindi namin alam kung habag po. Ano. Talaga nag-albularyo po ako. Yun, tinawas po. Tapos ang galing eh. Kasi yung tubig, kumukuti yung kandila ng parang tao. So sabi nga daw na, napagtatawaan daw po. Tapos ang ending po nun, pagkatapos akong i-albularyo, hindi pa naman kayo. Parin ako sa meron din ginawa sa kanila, batiba rin. Parang talaga solid na mawala yung sakit na yun. Ganun po nangyari. Tapos ending po, may pahepa na pala, nagkaroon naman ng hepa na hindi naman nakakahawa. Yung hepa lang nakakakain ko na pagkain na hindi na. Direk ikaw. Ako naman, dati kasi may problema ako sa kidney. Yung lola ko, parang for some reason, hindi naniniwala sa science, sa medicine. Sa medical practitioner. So ang ginawa niya, hindi ko alam, for some reason, hindi niya ako sa isang... Tapos nasa province kasi sila sa dito, hindi na ako sa may... Sa isang liblib na lugar, no? Tapos tatawa ako ba't kami nandun. And then sabi, bigla rin ako binuhusan ng tubig. So, nagulat ako ba't ako binuhusan. But I think that was the way yung parang faith healer doon na nakatira doon. Yun yung way niya para manggamot. It's either ubuhusan ka ng tubig or biglang lalagyan kanya ng baso sa likod. Pag masakit yung likod mo. Then meron din kami naging kasambahay na nasa 2 weeks. So magpunin siya mag-heal ng mga... yung mga natitinig ka and everything. So I think very effective siya, no? May iba rin silang... Ako I believe na yung mga kanya-kanyang close and concept. So I also believe na totoo rin yung mga amla.
Ayun. Para po masaya rin yung ano, yung Pasko ng mga kasama ko. Ibibigay ko na rin po sa kanila para rin para magkaroon sila ng ano, maraming chance. Maraming salamat po. Merry Christmas and congratulations sa mga giveaway. I'm so excited na po. Merry Christmas. Thank you. I can feel the excitement. Thank you so much, Mommy Jo. Merry Christmas. Thank you. Ayan naman. Ang susunod naman po nating makakachikan, syempre from Lion Here TV, TJ Gakura. Hi, TJ! Hello po. Hello. Hi, TJ. Hello po, Sir Vhong. Hello po, Direk. Hello, EJ. Hi. Hello, Merry Christmas po pala. Merry Christmas din. Ayun po. So, ang... Hello po. Ayun po. So, ang question ko po is para po kay Sir Vhong. So since nga po pandemic and nag-switch tayo sa walang audience sa lalo sa full time. So ano po yung mga adjustments na ginawa nyo lalo na po na wala nang audience? Ako, DJ, ang laki ng adjustment namin kasi honestly, pag meron kami mga personal na problema, ang hinuhugutan talaga namin yung mga magdamihan. Kasi dun mo maano yung... Kaya ka nandun sa showtime para makapagbigay saya, ligaya dun sa mga taong nanonood at nanonood. Eh yung live audience na yun, yung magdamihan, sila yung lakas namin eh. Papasok ka sa studio, yung mga problema mo personal, malilimutan mo pandalian dahil nakikita mo na yung mga ngiti, saya nila eh, nabibigay mo. Diba? Eh, kumbaga yung binigay sa'yo mga talento ni God, eh, nai-share mo. Ang sarap sa pakiramdam. Eh, tapos bigla siyang nawala. Diba? Biglang nawala ng ganun. Kumbaga, ang hirap, lalo na sa amin, pa nagpapatawa kami, sila rin yung unang magre-react. Kumbaga, ito, parang nakatawa ba yun? Kasi hindi namin alam eh. Kasi kami, matagal na kami magkakalaba eh. Magkakakilala eh. 11 years na kami, mga host eh. Kumbaga, palagpatawa kami isan, parang hindi na nakakatawa. Pero doon sa madlang people, nakakatawa pa rin. Ngayon, tagal tuloy ng reaction. Parang hindi namin alam kung kamusta ba yun. So basta ginagawa na lang namin yun. Eh, bato ka na lang ng bato. Kumbaga, kung may alam naman natin sa mga bahay na tumatagos pa rin para mapasaya sila. Kaya lang yun nga, para sa amin, parang may kulang. Kasi nakasanayan namin for how many years eh, nandun sila eh. Diba, sila yung buhay ng show. Ang buti na lang, meron pa rin kami mga, ano pa rin si DJ Emoti, tsaka si DJ Alvin, na nagbibigay ano sa amin. Kung nakakatawa, pindutok ka ng, di ba, ng punchline, may laughter, may tatawa, may music. So, habay, nagiging habay pa rin. Yun yung mga, ano, yun yung mga mahirap, yung mga adjustment namin talaga. Hindi namin alam kung paano pa namin natatawid. Basta, at itulungan na lang siguro, suportahan. Okay po. So, kamusta naman po si Vice Ganda po, lalo na po ngayon na wala po siyang movie, di ba? So, paano po niya sinusuportahan yung movie na Mang Kepweng? Sabi naman niya, binitawan naman niya na sabi niya, wala akong Metro Manila Film Festival ngayon, wala akong entry. Pero ang support ako, sa akin daw ang support niya. So, ayun, pag nagpo-promote kami, sumusundot na siya ng panood din ng Mang Kepweng. Eh syempre din, masaya din siya para sa aking pelikula dahil syempre kasama ko ang kanyang laba-labi dudes. Diba? Yes! Talaga nakasuporta talaga si Vice. Okay po. By the way po pala, belated happy anniversary po pala sa inyo. And salamat DJ, salamat. Opo, welcome po. And matanong ko lang po, ano po ba yung mga na-discover nyo recently lang after a year ng pagkasama with your wife? Na-discover ko na, kasi sabi daw nila, mag-lockdown daw, dalawa daw yan, na magiging masaya yung pamilya o mas madalas ang away ng pamilya kasi magkasama daw kayo. Pero kami, alam mo, na-enjoy namin mag-asawa kasi parang for the longest time, lagi kami busy pareho. Ang kinaganda doon sa lockdown para sa amin dalawa ay eh after ng wedding namin, mas lalo kami nag-bond. Kasi talaga, wala kaming trabaho pareho, nasa bahay namin. Mas nakilala pa namin lalo at isa't isa.
na mas humaba pa yung pasensya niya, nakasama ako eh. Ganun pala. Siya pala. Kumbaga, ano, mas pinagtibay kami ng panahon yung lockdown. Kaya mas nakilala ko ngayon yung part 1, lalo siya pinagtibay. Ayun po. So, ang last question ko po is, ano po yung may papayo mo kay Luis Manzano, lalo na po at invade na po siya ni Miss Jessie? Aba, alam mo, talagang tinext ko siya, nasabi ko, finally bro, congratulations. Tapos, nung nag-live kami ng showtime, may taping din sila eh. May taping din, I can see your voice. Talaga dumalaw ako sa studio niya para kamayan ko lang siya. Actually, bawal pala yung kamay, so ganun-ganun lang kami. gusto ko lang iparating sa kanya yung support ako na finally magiging maligaya na ulit siya. Ang habang buhay na ligaya. Yes. Yes. No, wala na, kakasal na. Yes. Sana imbitahan lang ako. Imbitado naman po kayo, for sure. Ayan. Salamat. Okay po. Yun lang po yung questions ko. And congrats po pala ulit for being an entry sa MMFF. And Merry Christmas po. Salamat. Merry Christmas din sa'yo. Salamat po. Thank you so much, DJ! Merry Christmas sa'yo! Ayan. Okay, next naman, syempre, ito ang makakasama naman natin, syempre, Bernard Santos from My Movie World. Bernard, hello! Nasa mansyon ka na naman sa iyong... Hey, Bernard! Ang ganda ng bahay, ha? Nasa squad, ha? Hello po, Chris Wong and Derek Lopez. I'll address my first question kay Chris Wong. No? Pwede po pa kwento, how was it working with the newbie actors na nakasama na po dito? Sina Pumiyam, saka si Ayon. Saka po, how was it working po with the girls din po? Kay na Miss Barbie, or kay Barbie, saka kay Roots Azul, saka po kay Jacqueline. Kay Miss Jacqueline Jose, sobrang bilib na bilib ako sa pagiging professional ni Miss Jacqueline Jose. Tapos sobrang tuwan-tuwa kami talaga nung una ikinagap niya yung Mang Kepweng part. Talagang hindi kami makapaniwalang tatanggapin niya. Kasi itong yung movie na yon, part 1 kasi, kakapanalo pala ng Miss Jacqueline Jose na best actress sa ibang bansa. Tapos napakaseryoso yung pelikula yun. Tapos yung binubuo namin yung casting baka kung pwede tanggapin, eh nagulat kami ng umuot siya. Kasi nga, biglang cambio dito eh. Talagang baling-bali dun sa character na ginawa niya eh. Tapos doon part 1 pa, puro kalokohan talaga. Talaga mo fourth wall si Miss Jacqueline Jose. And then itong part 2, talagang kala namin hindi na siya makakasama kasi kala namin baka hindi na matanggapin yung part 2 kasi nga doon sa part 1 yung mga ginawa namin sa kanyang karakter. Eh talaga natuwa kami dahil tinanggap pa rin niya, talaga nakasuporta pa rin siya sa akin at sa sine ko. Tapos napaka-professional, wala akong masabi, napakagaling na artista, down for earth, the best. Tapos dun sa mga ibang girls like Ritz Azul at si Barbie. Si Barbie kasi nakasama ko na sa showtime kasi naging girlfriend sila. So nakakatrabaho na siya. Pero dito, iba na kasi yung Barbie na saksihan ko kasi parang doon ano lang eh, parang kwentuhan lang. Eh dito kasi, tapos napapanood ko na siya, di ba? Drama-drama na siya, lady-lady na siya. Dito kasi biglang ikot uli dahil napapatawa na siya. Kaya si Direk Topel talagang suportado kami sa bawat mga ginagawa namin. Kasi talagang natatawa. Minsan si Barbie kasi natatawa sa set eh. Si Direk bigla na laon. Isa pa tumatawa si Barbie. Kumbaga ang hirap kasi dahil na puro nga ad-lib eh. Bernard eh, puro ad-lib kasi kami. Buti na lang may ano, nasa part lang ng ano, nasa part ng character o ng iba sa eksena. So, iba bungis-is si Barbie. Pero okay naman, natatawid naman. So, pero naging ilan takes kami dahil si Barbie kasi nga bungis-is. Pero ang galing ni Barbie dahil kaya niya rin magpatawa.
And si Ritz as well, ganun din. Dahil nga, nasa Banana Sunday siya that time eh, diba? So, sanay siya sa gag show. At mahusay, galing sumalo. And then si Kumiya, si Yayang, si Ayon. Eh si Ayon, wala na akong problema kasi nakasama ko. Kaya lang, iba sa pelikula. First time ko siya nakasama sa pelikula. Kumbaga, kung ano yung strength ni Ayon, nung nakasama ko siya sa showtime, dito ko rin ibinibigay sa kanya. Siyempre, para lumabagas din yung kulit niya. At maging kapante siya sa character na ginagampanan niya, na inaalalayan ni Director. Of course. And then, si Fumiya kasi, at si Yam Yam, kasama ko rin sa Home City Home. So, alam ko na rin kahit papano kung paano ko sila dadalhin. And then, si Fumiya kasi, medyo hirap siya sa Tagalog. Kaya, ginagawa ni Director. Eh, inaano namin yung lines niya. Pagka meron kaming ginawa sa mga lines niya para mas maging komportable siya. Kasi ang haba ng lines niya eh. Kasi sila yung mag-explain na Bernard nung ano yung nangyayari sa banda ng pula. So, memorize niya sa dressing room pagdating sa set, rumble-rumble na hindi. Siguro kinabahan eh, kasi first movie niya eh. Diba, first movie nilang dalawa, eh, ang cute nung dalawa, hindi mo ba pwede silang pag-isahin kasi dapat talaga duo sila eh. So, may ginawa si Derek, may sinadjust din ako kay Derek na ito na lang gawin namin para mas maging maganda pa rin at nagamit nga, at least mas gumanda nga. Ayun, ano nangyari yan, Bernard? Haba pala ng pinuwento ko, Derek. Sige po, direct go. Mas sabi ko lang, buti na lang may medic sa set. Kasi it's either sobrang natatawa ko or nahihilo. Sobrang dami lang suggestions. So hindi ko lang para isang kapas. Kasi ganda lahat ng mga suggestions nila. So hindi ko lang paano idadagdag yun. Sobrang haba ng pelikula na. But buti na lang. Na lahat sila, it's one big riot shoot eh. So, masaya ako sa set. Okay. My second question po is, with both kay Kuz Vhong at kay Derek Topel. So, you've been in the industry for quite a while na rin po, ano? So, how do you keep yourself na maging updated or relevant pa din yung artistry nyo para po hindi maluma or ma-appreciate pa rin po ng mga ninja na nyo? So, sino po ang ating candidate number one? Sige, ako muna. Para sa akin kasi parang it's like movies are like books for me eh. So ito yung ginagawa ko para ma-update. So I watch a lot of movies, I watch a lot of shows, different genres, as much as possible. No? Para, sometimes nakatulog na parang ginautulog yung kwento, story na. So ginagawa ko. And then, sa usually, ang experience ko naman sa surroundings, sa environment din, like mga taong nakakasama ko, nakakatawa yung mga jokes nila. I try to apply it sa shoot or sa especially kung comedy siya, sinasama ko yon. Like sinabong pag nagsasuggest sila, doon ko lang natutunan, ganda niya na, sige, let's add that up. Same thing with horror, making a horror movie. Kung saan ako natatakot, yun yung na-apply ko. So it's basically mostly for me research and experience. Magpasalamat kay Derek kasi yung kumbaga sinusuportahan niya yung mga ideas ko. Kasi dapat ganun eh. Kumbaga sa cast, sa director mo, dapat suportado ang bawat isa para mas maging kayo. Yung pelikula, kasi hindi mo pwede kumagali lang yung director mo. Pwede mo na magigitaw yung pag-ibigyan yung suportahan. Tapos siguro, para maging relevant ka rin, siyempre dapat kaya
kayang lunasan. Pwede pa siya ay simpleng tao lamang. Siya ang kakinghawaan. Ayun. Last na lang po, Kuya Vhong sa kay Direk. Ano pong masasabi nyo ngayon na sa trend po na sa movie industry natin na parang nagiging online na po lahat, na hindi na masyadong, syempre ngayon hindi na agad mapapanood sa big screen ng movie. So ano po yung masasabi nyo ngayon? Like this MMFF na online lang siya ngayon. Siguro, yun nga eh, medyo mahirap para sa atin lahat. Kasi isang, parang isang makabagong paraan na naman to na dapat natin matutunan. Kasi diba, hindi naman lahat tayo ready. Katulad ko, hindi ako ready. So parang ang laking adjustment din para sa akin na happy naman ako kasi meron na naman ako bago na tutunan. Kasi parang maging makapanood ka ako online. Ako, naging paraan ko na rin dito yung masegue ko na rin sa vlog ko na yung pagiging teki ko rin ang galing sa mga anak ko dahil tinuruan nila ako. At tinuruan nila ako at ito yung bonding pa namin additional. Kumbaga, kasi sa vlog ko, in-expect ko na hindi ako teki. Ngayon ako nagiging teki dahil ito yung bonding. At ito na yung bonding. At ito yun, ito yung nangyayari. Kaya kanina, nagtatanong ko dun sa aming si Aki Flor, si Aki Flor, si Damix na paano mag-pumasok sa aming Damix, so yung tuluan nila paano makapunta roon, diba? Ang galing eh, kasi mahirap ng konti lang naman kasi basta nandyan sila, alalayan lang tayo sa una at masusunod, alam na natin kung paano, diba? Kumbaga eh, kailangan din natin mag-adjust at kailangan din natin hindi maiwan sa technology ng mga nangyayari ngayon. Kailangan maging updated pa rin tayo. Kumbaga, nasana nga lang, kasi every year to eh, MMFF, every year, nasana. Tradisyon. Tradisyon to, hindi pa pwede mawala, kaya gumawa pa rin ng paraan, kahit papano, para maituloy natin. Ibang maitawid natin kasi ang Pasko para sa mga bata eh naging obligasyon na natin o naging tradisyon na natin na manood kasama mga pamilya eh. Kumbaga ito, hindi ka nalalabas ng bahay. Kumbaga isang ticket lang, isang 250 lang, buong pamilya na yun sa loob ng 24 hours. Pwede nyo nang pulit-pulitin sa loob ng 24 hours. Isang ticket lang. Kumbaga, ang ganda rin na at least hindi na kayo kailangan mag-base pa, pumoma, diba, mag-commute para mamanood. Kung na kayo bahay, kahit di na kayo maligo. Hindi na kayo maligo. Basta nandun lang kayo kasama yung pamilya nyo. Okay, pwede na kayo manood. Through upstream that day. Yes, perfect. How about you po, Direk? Ano po masasabi niyo sa trend po ng distribution na parang pwede online na? To be honest, we really don't know kaya nga na sinabi ni Vhong. This is the first time na magkakaroon ng online streaming for our film specs. It's very successful. Hopefully, at mangyari sa atin, no? Para fix na everyone subscribe. Everyone is watching it. Kasi mas maganda rin, tama rin, kasi hindi rin tayo makalabas. So, I think may mga pros and cons, but nothing can really parang take away the experience of watching in a movie. Kasi miss mo talaga yung nasa theater ka, meron kang popcorn, everything, and very silent. So, hindi naman mawawala, hopefully bumalik din. But right now, we'll see. This coming December 25, hopefully maging successful siya. Okay, thank you po and congrats. Let's claim it. Yes. Thank you so much, Bernard, from My Movie World. Yes. Speaking of MMFF, ito po is Vhong and Direk. Siyempre, alam naman natin na nasimula nung nag-lockdown, parang ang daming na-postpone, ang daming hindi natuloy. So, what was your reaction nung nalaman nyo po na magkakaroon pa rin ng MMFF despite mga nangyayari sa paligid? So, ayun po. The first time, first reaction na na-feel nyo nung, oh, may MMFF pa rin. Unahin natin si Direk. Ako, first reaction, uy, nakapasok kami ng film fest. Kukuntuwa kami lahat, na even our producers, kung sino ko. We were rejoicing, hindi na namin inisip kung saan siya ipapalabas. But the thought of being part of the film festival, doon kami talaga natuwa. So right now,
gearing up for this ano online streaming. So hindi namin alam, but we're really happy na natanggap kami sa film fest. Primarily, yun lang yung dupan ko. Thank you. And congratulations, Director. Sure, well-deserved ng Mang Kepweng ang mapabilang sa tahan ngayong taon. Kay, ikaw naman, Quiz Pong, ano naman reaction mo nung nalaman mong magkaka-MMF? Alam mo, happy ako una eh. Kasi sabi ko, nakapasok kami. Hindi tuwa ka, masaya ka, di ba? Parang kasi, tagal namin inantay, kahit yung part 1, gusto namin yung makasapasok kami. Pero hindi na pinagas naman, hindi nangyari. Hindi nangyari, kaya pinalabas siya noong January 4, 2017. Tapos ito, kung mag-epway, kami yung madan, hindi namin yung pasok sa metro, hindi na pinagas naman. Last year, pero hindi na ako. So, pinasok namin summer. Metro Manila Film Festival. Hindi kami nakapasok. And then, by the way, nakapasok na kami. So, di ba, ang saya. Sobrang saya. Sobrang saya. Kaya lang, ang lungkot lang doon yung nailinan tayo pang sindi mapapalapan. At yung parade ang mahalaga doon. True! Ba? Yung tradisyon eh. Yung tradisyon ng Metro Manila Film Festival, yung parade. Na para magpakita ka sa mga bandang people. Na dadaan ka, mamimigay ka ng mga souvenirs, di ba? Eh, hindi mangyayari. Yun lang naman yung lungkot. Pero at least, pasok pa rin, makapagpaligaya ka pa rin ng mga madlang buko. Kahit marami tayong pinagdaanan. Na pag nanood sila ng mga Kepweng, isang magaling na manggagamot ang mga masamang espiritu, di siya natatakot. At sasaya sila dahil kasama nila. True. At ayun nga, maganda nga yung nasabi mo kanina, Quiz Pong, na kung dati ay talagang dumadayo tayo sa mga sinihan, eh ngayon, ilalapit na ng MMFF ng MMFF ng upstream.ph ang movie experience dahil 'di ba mapapanood nila to in safety of their own homes at kasama ang buong pamilya. Oo, at bukod pa diyan ay hindi lang tayo sa Pilipinas mapapanood dahil buong mundo, worldwide, over the globe. Ay, yes, I love it. Kaya naman sa mga kapamilya natin diyan sa buong mundo ay pwedeng-pwede niyo po mapanood ang Mang Kepweng. Siyempre, kailangan nyo na mag-visit sa upstream.ph kagaya nga ng nabanggit kanina ni Chris Pong. Mamaya ay mapag-uusapan pa natin kung paano pa kayo makakapag-login at makakabili ng ticket sa upstream.ph. Pero meron pa akong isang katanungan. So if I'm not mistaken, direct, kailan nyo po sinimulan itong shoot ang Mang Kepweng? I think if I'm not wrong, summer of 2019 pa. Kasi we were gunning for December Film Fest. Eh, ang dami namin CG, ang dami namin mga effects, no? So hindi namin naabot yung December. So matagal na siya, but that ang maganda doon, that gave us time to really polish our effects na happy kami. It's very nice. It was done by Jerwin. So abangan nila yan. Sobrang ganda ng effects na. Oo nga. Kita so, sobrang ano, EJ, sa sobrang ganda ng effects namin, si Mang Kepweng ginukuha na ng Marvel. I love. O, pinag-aagawa ng Marvel at saka ng Marvel. Oo, nag-aagawa sila ng DC. Mang Kepweng returns with Marvel. I love it. Oh, kitang-kita naman po sa ano, sa trailer, talagang ayun nga, paulit-ulit kong sinasabi, talagang all out, talagang give na give trailer pa lang, kaya naman for sure, grabe ang adventure na ibibigay sa atin ni Mang Kepweng. Tapos eto po, may pa-phone-in question, Quiz Pong. Eto daw, bakit daw po sa tingin mo ay nag-hit at sobrang nagustuhan ng mga tao ang kwento ni Mang Kepweng? At paano nyo po sinigurado na mas maganda ito sa unang pelikula? Or, ay, since nasagot naman na po yung mas maganda nga ito talaga kasi binigay talaga lahat ng production, ay, eto na lang po, paano nag-hit at nagustuhan ng tao yung kwento ni Mang Kepweng? Ano sa tingin mo, Chris Pong? Siguro dahil yung pagiging albularyo ni Mang Kepweng ay talagang Pilipinong-Pilipino sa inyo. Tradisyon natin, di ba? Meron tayo talagang albularyo sa bawat probinsya. Hindi mawawala yun. Kumbaga, tao, pag medyo pera natin, hindi kaya mag-hospital o mag-doktor, matatagpuan talaga niya albularyo. True. Si Mang Kepweng ay Pilipinong-Pilipino. Hindi mawawala. Kaya nga, di ba, sinabi niya kanina,
na parang pagtawag na sa lahat at nagbulabi kay Mang Kepweng. Gano'n na siyang tumatang. At siguro nga, sa part 1 kasi nga, dahil ang mga nila na maganda, kaya ito, mag-sinig ko na Star Cinema, produce ng part 2, para ipakita ulit yung mga meron ka kaya si Mang Kepweng, para i-share sa kanila yung mga adventure pa, at mas pinaganda pa. For sure, at syempre, Vhong Navarro ito, Diyos ko. Kailan ba tayo binugo ng Vhong Navarro? O, oh, diba? Ano ba lahat ito? Quiz mo? Ano ka ba? Merry Christmas? Ay, wow! May pakis! Pero totoo yun, quiz mo, walang halong bola. O, simula bata pa kami. Hindi, magkaka-age lang naman tayo dito. Sinubaybayan namin. Wala ito. Oo, talagang sinubaybayan lahat ng ating mga blang tipo ng ating mga kapamilya. Ang lahat ng pelikulang inilabas mo. Kaya naman, for sure, hindi nila tayo bibiguin. Oo, ngayong Pasko ay talagang susuporta sila sa Mang Kepweng, ang lihim ng Bandanang Itim. Ayan. Okay, maraming salamat sa pagsagot nun. Ayan, ang katanungan ay galing kay Chad from Manila. At ito ang kanyang last question. This is for Direct at for Quiz Pong. Ito, since 3 days na nga lang daw before Christmas, ano daw po ang inyong Christmas wish at ang inyong New Year's resolution? Umpisa naman natin kay Direk. Ikaw, Direk, what is your Christmas wish and your New Year's resolution? Yung Christmas wish ko, natupad na. Nag-ocular na nga ako ngayon eh. Uy! Number three. New Year's resolution, sana na matapos na itong... Fortunately, sa 2021, mawala na lahat yung mga problema natin ngayon. Itong pandemic, at ang dami nangyayari na sobrang nakakalungkot. Hindi pa tapos, no? May mga nangyayari pa for the past few days. So hopefully 2021 a better future for all of us. Next world peace. World peace, ayan ang kahilingan ng lahat. Alam ko, for sure, pare-parehas tayo ng wish. Kaya maraming salamat, Direk. Ikaw naman, Quiz Bong, ang iyong Christmas wish at yung wish resolution. Iyong Christmas wish ko, sana makakakita. At sana lahat din ay mabigyan para tayo ay maging safe na at matapos na rin itong kasi natatakot ako baka 2020 matapos na yung taon 2021 baka nandun pa rin si COVID na pangunin siya umalis sa ating bansa, sumama na pagalisa kay 2020 tapos yun sana isa o pilang ni Direk makasunod ako dyan ako yung kunin niya at least na dyan. Yun, sana makahanap na ako wala pa ako hindi kasi pa ako maayos na makita kung meron makita tweet ko na lang station na. Sige. In the making pa ang in the making pa. Ayan. Thank you so much. Ayan. Eto na syempre. Ayun ay galing kay Chad from Manila. Thank you so much, Chad. Next up, tatawagin natin Ate Kate Adahar from Random Republica. Pasko. Thank you. My first question for Direk Topel. Kasi nabanggit mo kanina riot pag comedy. Pero may times ba na kailangan mo rin maging strict at nagagalit ka pa rin ba pag comedy yung set? Dito sa Philip, exceptional to movie na to kasi ang hirap magalit na nakatawa, di ba? So, si Sinabong, paano mo pagsasabihin niya, bigla ang babatuhan ng joke, di ba? So I did my best na lang. Since maganda naman dahil comedy yung hinan. There's no need really to get mad because the setup of the situation is parang relevant naman dun sa mga suggestions nila. So nakakatulong siya. So sa akin parang hindi yata ako masyado nagalit dito except for that time na dumating na si Miss Jacqueline. And then syempre si Miss Jacqueline is very hectic yung schedule niya, no? So kailangan ako pagsasabihin, huy! Ayusin mo nga yung mga sarili niyo kasi si Jacqueline nang umalis or may shoot pa siyang iba the next day. So we really need to finish the scenes, no? As much as possible, maaga. Yun lang, yun yung mga times na kailangan ko silang pagsasabihin. But the rest, wala eh. Ang hirap kontrolin ng mga magagandang ideas na sinasuggest nila. So I'm just happy na talagang we were all parang
supporting naman in everything with the story. We're parang working around the story naman kahit na wala na dun sa script. Thank you, Direk. And for Vhong, yung kasi naging thank you. Naging leading lady mo ngayon si Barbie. Hindi ba yun, ano, parang meron ba kayong pag-uusap na ginawa? Kasi syempre, kuya-kuya ka niya. Pinadrop mo ba yung kuya para mawala yung parang kuya factor? Ah, sa lahat, ginabahan talaga ako. Magpa-partner kami. Kasi baka pag lumabas mukha kami mag-chewin. Kasi, syempre, edad namin medyo malayo rin. Natuwa lang din ako. Like, si Barbie kasi ang bata na itsura. Kahit bata na siya, sa edad niya, ang bata pa na itsura niya. So talagang may konting adjustment lang. Kasi siyempre, muna ako pwedeng tawagin ng kuya. Siyempre, diba? Kasi pag sa movie parang may love interest kami sa movie. Parang magkakataon ng kuya. Ang kuya talaga niya ako, mga maging kuya niya ako sa movie. Wala mo wala yung love interest. Paano ba? Kasi si Barbie din, ang galing niya rin yung mag-adjust kasi mature siya. May mga bagay na inuusap. Alam niya na eh. Gagawin niya dahil nga sanay niya siya. Kinilibutan ako sa sinabi ko dito. Hindi ako sanay. So, parang alam niya na kung paano niya i-handle. And ito, alam, I'm sure aware ka na diverse ang fans mo from bata to matanda. In fact, yung kapatid ko, special child siya, nandiyan lang siya sa kabilang kwarto, nanonood siya last time sa press ko niya. Kaya number one sa Spotify ko ang Totoy Bibo. Ay, thank you, okay. Kid! Ay, mo ka sa kapatid mo! Hello! Curious ako malaman kung ano yung pinaka-memorable sa'yo na mga encounter with your fans sa iba-ibang age bracket. Nakakatuwa eh. Kasi nga yun, tama eh. Tama ka. Iba-ibang age. Kasi ang hirap eh. Ang hirap talaga din ang lahat ng market. Lahat ng age ang sarap. Ang sarap ng feeling. Kasi like, lalo na pag may mga piyesta, yung mga piyesta yung pumunta sa'yo sa backstage. Una, pumunta sa'yo mga bata. Mga bata, papapicture, ganyan. Nasusunod naman, mga ano, mga tita. Dito, yan. Tapos biglang yun, lolo, lola na. Hindi mo picture sila. Oo, kasi natutuwa ako eh. Tapos, yung mga teens kasi, pumasok sila. Dati wala ako eh. Wala akong mga teens pa eh. Wala akong teens na market. Pumasok sila na nagkaroon ng showtime. Oo, doon na pumasok nagkaroon ng mga teens. Kaya yun, kaya sa, parang ang nakakuha kasi na maabot na yung gano'n. Kaya si showtime, hindi na pala pang nanay, tatay, lolo, lola, teens, mga bagets. Mga millennials. Yes. Kaya sarap. Sarap at tuwa ko doon sa kapatid na sinabi ko, okay, tatay, lolo, lola, naman. Number 1 sa 2020. Ayun, so congratulations and good luck. Salamat, Kate. Salamat. Merry Christmas. Thank you, Ate Kate at the heart. Ayan, syempre, eto, meron another phone in question. Ayan, from Marco Polo Demo. Eto, for Quiz Vhong and Direk Topel. Yes, ano daw yung pelikulang pinanood nyo nung bata pa kayo? Tapos after nyo panoorin, sabi nyo, ay, magiging ganyan ako or gagawin ko. Ay, ako, mga ano, mga pelikula ni FPJ tsaka Lito Lapid. Tapos action. Dolby. O action. Ang mahilig ako mga pelikula kasi mahilig ako ng baril-baril. Tapos syempre, babaril-baril ka sa hangin. Di, wala ka naman baril. Sa hangin, mga baril lang yung parang yung action. So, kasabi ng daddy, ba't magiging action sa akin? Pahit, pahit. Kasi itsura ko mga kong pelikula. Parang malabo, magiging action sa akin. So, lipat ako ng COVID. Diba na COVID ako dito doon. Tapos, kaya nga natuwa ako dahil nagkaroon ako ng agent expo ko. Nang pinagsama yung action at comedy, direct Joyce Bernal ng Time and Star City. Doon ko na pinapanood ko ng bata ko na pwede ko palang magawa. Yes, I love it. At for sure, marami pa kaming aabangan sa'yo. Quiz Vhong, kay Direk,
nandito pa ba si Direk? Si Direk. Ayan, Direk. Ikaw naman po. Tipid ang battery. Nagtitipid ang battery. Pumunta rin ang power bank. Ayan. Direk yan. Same question din po with Quiz Bong. Ano daw po yung pelikula nung bata kayo na nung napanood nyo ay pat na-inspire kayo at gusto nyo gawin? Well, hindi ko nailabutan yung mga pelikula ni Vhong eh. Ano na ako eh? Double down na ako eh. Mas haba ako din ka! Hindi, alam. Pareho rin ka ni Vhong. Actually, fan ako ng mga Chiquito Dolphy movies dati. But what really got me into filmmaking was yung mga uncle ko kasi. They're experimental filmmakers, mga independent filmmakers. Nahila nila ako sa mga foreign experimental movies, yung mga Battleship Potemkin, mga ganyan, mga Citizen Kane. Doon ako talaga na lumaki no, sa mga ganong pelikula. But as a fan, nung bata ako, hindi ko talaga yung mga ganon, yung mga comedy na like Panday, Great Friends, ka mga Lito Lapid din. But with in terms of making movies, mas pumasok na ako ng moral fan and then din ko na natutunan yung mga pelikula na parang gustong-gusto ko. Like yung mga Spielberg movies, gusto pa rin, mga E.T., ganyan. So yun yung parang naging inspiration. Gusto ko lang dagdag kasi yun nga, nung matapos kong gawin ang Agent X ko, gusto ko talaga awitan si Senator Lito Lapid, Leon Guerrero, kasi yun, gusto ko ginimake talaga. Handa, kita. Leon Guerrero. Hopefully soon after mga lago mo yan. Ano, Direk? I-ocular ko na. Ayun, Direk. Pakisunod ko na i-ocular. Direk, bukas ha. Bukas na bukas, Direk ha. I-ocular mo ha. Ayan. Okay, thank you so much for answering. Salamat, Marco. Salamat, Marco. Yes, alright. So, next. Eto nga. Direk, eto may question pa ako kasi alam ko eto, if I'm not mistaken, talagang nahanay ka sa mga horror films, no? So, dito ba, eto may personal favorite talaga ako. Oo, eto ay pinagbibidahan dati nila Judine, eto yung may Ouija board. Grabe, Direk, sa sinehan po namin pinanood yun. Grabe, after nun parang ayaw na namin manood ng horror sa sinehan kasi sobrang ganda. I swear, I promise. Yes, kaya naman direkt ito dito sa Mang Kepweng. Syempre alam naman natin comedy ito. Meron ka bang mga pasundot-sundot na horror dito, mga pa jump scare ganyan? Marami. Yeah, marami kami mga eksena. Actually, it's epic adventure tong ginawa namin. Meron kaming horror, comedy, adventure, sci-fi na lang yata kulang, no? But the rest, nandun ko lahat. Kasi may mga horror scenes kami sa monasteryo, and then we have a manananggal scene, may capri scene kami. So, yun lang nga, medyo comedy. But we tried to apply pa rin. Or expertise ko, nilagyan ko pa rin siya. So, sana matapos yun ang nakatawa. I love it. Ako, mas aabangan ko yan. I love it. Thank you so much, Direk. Ayan, okay, thank next you. Naman, makakasama natin siya live na live. Eto na, Kuya Alan Sancon from Stars Photo. Hi, Alan! Congratulations sa pumasok sa MMS. Naalala ko, story ko natin, di ba? Yes. Unang muna na doon kami. Correct. Alamat, Alan. Tanong ko lang, Bong, kung natapos niyo ba yung movie before the pandemic? Or parang may shoot pa din kayo during the pandemic? Alam mo, Alan, sa awa ng Diyos, natapos talaga namin si Victoria, natapos namin. Lahat namin. Effects. Tapos na rin. Kasi nga, ready kami for for summer dapat. Oo, Metro Manila Film Festival. Pasa kami complete. Buti na lang wala kami mga naiwan kasi ang mahirap nun yung mga continuity. Diba? Mahirap daw. Ngayon, di ko pa kasi naranatin yung issue ngayon na nagka-pandemic. Sobrang hirap daw. Natapos na.
So, ibig sabihin pala, summer dapat to ng MFM na nilalabas, tapos hindi natuloy. Nalungkot ka ba that time? Na parang, ah, sayang hindi natuloy yung, eh, yung summer kasi dahil pandemic. Hindi ganun ba na parang, syempre, di ba, parang part ka rin ng producer. Actually, nalungkot din dahil, yun nga, kasi may mga kaibigan ako na nakapasok eh. Sa, may mga pelikula sila nakapasok pag summer eh. Ng festival na hindi nga natuloy. Na siyempre, ang kinamaan kasi mga producers, kasi sila yung pinaka-apektado kasi di ba sila yung namuhunan para sa project, eh, tapos hindi sila mapapalabas. Baga, kasi ako na lang kung hindi matanggap panahon na summer, Metro Manila Film Festival, ay, kaya dito ko na dito kami nakapasok ng time ay paibig para sa akin. Nagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Ang next question ko yan, this is first movie ng Pumiyam sa kanil ni Ayon, di ba? How do you support them para doon sa mga punchline mo nung mga comedy? Tinuturoan mo ba sila? Binibigyan mo sila ng advice? And how is it working with them? Kala Pumiyam and Ayon? Yun nga, kasi yung tatlo, sobrang nakatrabaho ko na nga sa showtime. Si Ayon talagang hinahalayan ko din. Paano niya biglawan ito? Sinasabi ko siya. Kasi pangalawang pili ko na naman ni Ayon na hindi na nagsama niya sa video price. Kumbaga, iba kasi talaga pag movie, iba talaga pag live sa showtime. Pag zero din. Kumbaga, ito kasi may character na nabuti na lang si Ayon. Meron siyang experience dun sa... Meron kaming acting-acting at sa showtime eh. Meron hindi naman ang acting. So, at least kahit papano, meron ng idea si talaga si Ayon sa pag-acting. Kaya lang ito, meron siyang character na magbibiga. Inaaglayan ni Greg kung paano niya iyahatin. Ako binubulong ako kung paano niya rin i-discard yan. Eh, kasi may sarili siyang style eh. Baga inaano mo lang kung paano niya bibitahawa. Timing pa. Tapos si Pumiya, yam-yam. Yun nga, yun tulad na sinabi ko kanina. Talagang may adjustment na kami kay Pumiya. Kaya inayos namin ni Greg yung kung paano niya lalaroin pa yung lines niya, yung character niya. Kasi ang hirap kay Pumiya dahil Inkanto sila, Inkadya ba, Drek? Inkadya, galing sa Inkadya. Para silang Inkanto. Tama, Inkadya. Inkadya, galing sila sa Inkadya. Siya mag-i-explain kung ano nangyari. Eh, lalalim yung mga Tagalog na kailangan bitawan ni Pumiya. Siyempre, si Pumiya, mahaba yung linya nila para sagutan yun eh. Yam-yam siya. Eh, kasi yun yung strength ng dalawa eh, di ba? Lagi silang sabay magsalita. Yun yung ano nila eh, yung character nila. So, talagang inunan namin. Kasi yung mga writers, inayos na yung mga lines para mas maging format. Na mas napaganda. Hindi, napaganda kasi nagamit mo yung strike ng dalawa. Kaya, at nakikinig sila. Pero buti na lang, may isang nilalang na sadyang nilalang ang dakilang lumalang upang ayon sa kasi Vice, nakita mo bang doon sa shooting day niyo ba? Bumisita si Vice sa shooting area mo para bisitahin si Ayon. Di ba may ganong... Yes. Dapat ko yalan, bumisita raw. Kaya lalayo ng location namin. Tsaka, safety. Tsaka ano kasi, everyday kasi di ba everyday yung show tayo ng mga sabi ng mga laki. Karamihan din kasi sa shooting namin. Isa nag-absent hindi talaga makakalala malayo ngayon malapit-lapit lang daw na landaw talaga para nalang lang magkain alam ko kami eh isang tao lang pala isang tao lang last na lang Vhong, last question kumbaga taon-taon merong MFFC Vhong kasi Vice, di ba? So ngayon, hindi siya nakasama because of the pandemic and nag-giveaway siya sa'yo, di ba? Usually, parang sa Shootam, laging merong pasok na movie, di ba? Anong reaction ni Vice? Ano yung good luck words niya sa'yo na ito, merong MFFC kasama ka sa MFFC? Yun nga, napag-usapan kasi namin yung kuyala. Napag-usapan namin yung Pasko. Sabi niya, yan, yung Pasko. Ayaw.
yung nakikinigit, celebrate ng Pasko. Tapos bigla siyang nalungkot. Sabi niya, ay, hindi pala nung may nakang walang Kepweng. Sabi niya, ay handa niyang gawin, mga kalabay po sa in. Pero diba, support ako kayo ng Kepweng. Baga yun yung way na sinabi niya na kahit di siya nakagawa, nandito naman siya para support niya. Thank you, Vhong. Congratulations. How do you, paano pala yung celebrate yung Pasko mo ngayon? Thank you, congratulations. For sure, blockbuster to sa Pambata. Yes, let's claim it. Yes, thank you, Kuya Alan Sancon. Maraming salamat. At ito na nga, Kuis Kong at Rick, we are down with the last set of questions na nanggaling sa isa sang asa. First one, we have, ayan, from Nikki Wang pala of Manila Standard. Ayan, hi Nikki, hello. So, eto na ang una niyang katanungan. Isa sa dalawang comedy films sa MMFF 2020 ang Mang Kepweng. So, apart from being different from other entries, ano daw po sa tingin nyo yung strength nung pelikulang? Direct? Sorry, ano yung last question? Ano na yung... Yes, ano daw po yung tingin yung strength nung pelikulang ito? Okay. I think, ako very happy ako na lahat. I mean, na everyone naman is, may kanya-kanyang strength eh. So, walang pahit, walang maganda, may kanya-kanya talaga. Tama yun. Sa amin, it's really the adventure mo. Kasi ang dami namin pinuntahan, ang dami namin mga eksena na hindi namin alam, paano namin nagawa in a month, no? So, and plus, yung pinaka-importante ay yung mga actors namin. You know, we have Vhong, we have Ayon, we have everyone, Joros, mga nakakatawa, sila Benji. So, these people will really make you laugh and make your day complete, no? Para sa tamang-tama sa Pasko. So, watch out for it. Pero, looking at the poster at ang cast ay talaga namang powerhouse, talagang ibinigay sa atin. Kaya naman, ayan, bukod kay Kuis Kong Navarro, kitang-kita nyo naman, may Jacqueline Jose, may Joros Gambo, may Benji Paras, may Ryan Bang, o, diba? Kaya naman, for sure, riot ito ang Mang Kepweng. Ito na ang last direct naman. So, ito po. Narinig daw po namin na grabe ang ticket sales. Okay, sobrang okay daw ang ticket sales ng Mang Kepweng. Yes, congratulations. Yes. Alam po na dami pa yan. Yes. At syempre, personally, ano raw po ang expectation nyo in terms of viewers' reception at syempre sa awards night? So, ano daw po? Sina Vhong? Go, direct. Ay, ito po, direct. But kami primary, syempre, gusto namin masaya lahat. Maging masaya ang producers namin, yung Cineco and Star Cinema. And primarily, yung mga taong bayan na at this time of stress and suffering and mga problema na sana makapagpasaya kang mga tao. Sure na ako. E paano naman po sa awards night eh? Oh, sa awards night, hopefully lahat magkaroon ng award. Kaya. Oo, nag-iisa. Ako magkaka-award tayo. Magkaka-award tayo direct. Piling ko best float tayo. Kami masaya. Oh, best actor. Ang maganda kasi din sa Mang Kepweng kasi ano nga, kompletos recados. Kumbaga, meron kami na may suspense, may comedy, may drama, may adventure, may mga pa-effects. Kumbaga, kumpleto. Kumbaga, ang target talaga namin ay buong pamilya, lahat ng edad ay talagang kinuha namin para mag-enjoy sa pelikula ni Mang Kepweng. Tapos sa awards night naman, hindi ko na alam ano mangyayari kasi basta para sa amin, ginawa lang namin yung best namin para yung tao ay mag-enjoy pag pinanood. Yes, so it's really for the madlang people para at syempre, since it's Kapaskuhan talagang dapat lang natin, kagaya ng nasabi ni Direk, sa dami na nangyayari ngayon talagang, dapat tayo humanap ng kahit konting
way lang para tayo ay maaliw at sumaya. Kaya naman I'm sure grabe ang ibibigay sa atin ng Mang Kepweng. Kaya naman maraming salamat. Again, Direk at Quiz Vhong, any last message para sa ating mga madlang people na nanonood ngayon sa ating live? Umpisa natin kay Direk. Okay, sana panoorin niyo yung Mang Kepweng this coming December 25. Masaya po ito. At pwede niyo panoorin kahit wala kayong damit, no? Sa bahay lang kayo, okay siya. Mas komportable. So, sulit po yung bayad niyo dito. And yung maganda dito is that pwede kayong manood ng family for just one ticket, no? And then, yun nga, sa mga kababayan natin sa ibang bansa, sana suporta niyo. Thank you so much and a Merry Christmas. Yes, thank you and congratulations, Direk. For sure, isang napakagandang pelikula na naman ang ibibigay mo sa aming lahat. Maraming salamat and congratulations. Of course, Mang Kepweng himself, Quiz Vhong Navarro. Ayan po sa lahat po ng mga nanonood sa amin. Kepweng, nandito ang Bandanang Itim. Inatulog na lang po sa Pasko. Mapanood dyan po siya. At sigurado po ako, hindi may mag-isisip ang ito. Kepweng, ito'y pagbuong pamilya. Isang bayad ng buong ticket. At syempre, supportan din po natin lahat ng mga entries dito sa Metro Manila Film Festival rin sa Pilipinas. Kaya sigurado po, alam po ang entries. Kahit po, again, maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo lahat. At sa lahat ng mga vloggers na dito ngayon. Again po, maraming salamat sa inyo. Thank you. Mag-ingat yes. po kayo. Siyempre, maraming salamat. At bago ang lahat, kagaya nga na nasabi nila Quiz Vhong kanina, ay talagang napakabilis lang. Pwedeng-pwede tayong pumunta sa gmovies.ph para doon tayo pwede mag-direct purchase. At syempre, dito rin sa upstream.ph. Pumunta lang po kayo sa link na ito, upstream.ph/mmff. Hanapin ang Mang Kepweng, ang Lihim ng Bandanang Itim. At i-click ang reserve now sa ilalim na ito. I-click ang pay para makuha ang inyong ticket sa gmovies.ph, ang aming partner ticketing site. Tapos, you just need to click ang create account kung wala ka pang account sa gmovies. It's free guys, ha? Libreng-libre po ito. At pagsapit ng December 25, mapapanood nyo na po ang napiling pelikula sa My Shows. Ito na nga ang Mang Kepweng, ang Lihim ng Bandanang Itim. Kaya naman guys, please po, ayan, para naman makalimutan natin kahit konti ang ating mga problema. Oo, dahil napakadali ng proseso para makapanood tayo. Kaya naman, please, sa murang halaga, 250 pesos lang po ay sana ay huwag po tayong 100% no to piracy. Siyempre, support po natin. Let's lift each other's up. Oo, support na natin ang lahat ng bumubuo ng lahat ng pelikula ngayon. Oo, please po, no to piracy dahil for just 250 pwede na po tayong makapag-enjoy ng napakagandang pelikula. Kaya naman, maraming salamat again guys. Maraming salamat po sa lahat ng nakisama dito sa ating napakasiyang chikahan with Direk and Quiz Vhong dito nga sa Mang Kepweng, ang Lihim ng Bandanang Itim. Maraming salamat po. My name is EJ Gonzalez. Makita-kita po tayo December 25. Mang Kepweng, ang Lihim ng Bandanang Itim. Mag-iingat po kayong lahat again. Mang Kepweng, Merry Christmas! Thank you po! Mang Kepweng nga, ang Lihim ng Bandanang Itim. Natin yan guys sa ating mga balota. Oh, balota! Pero ayun, maraming salamat po. Merry Christmas! Thank you sa ating mga vloggers at ang ating mga media friends. Thank you so much sa pagsama. Once again, my name is EJ. Good night! Merry Christmas! At nung tulog na lang, Mang Kepweng na. Bye! Thank you po. Maraming salamat po.